Hello guys, share ko naman yung aking recent video na kuha sa Japan, and this is our first day itinerary in Japan. At nakakuha nga ako ng promo ticket nung March 1, Cebu Pacific, from Clark to Narita Airport. Return na siya syempre at 6,000 peso lang. So ayun nga, nung flight namin nung June 25 at umalis kami ng 4:55 a.m. sa Clark, at nakarating kami sa Narita ng fast 10 a.m. at nakalabas nga kami ng airport around 11 a.m. na, at nag-train kami going to Ushiagi Station. Yan yung Skytree. So dahil ayaw na lumipat ng train ng kasama ko dahil pagod na, syempre may dala pa kaming gamit, ganoon puyat, kaya naman nag-taxi na lang kami, which is malapit na lang naman sa aming hotel, around 8 minutes. At yung binayad ko is around 1,000 yen. At nag-share-share na lang kami dyan. So, pagdating namin dyan, I think that was past 1 p.m. So, mag-2 o'clock pa lang yan. At yung check-in is dapat 3 p.m. So, napaka-stricto nila dyan sa pag-check-in. Ayaw nila ng early check-in. So, hinintay nga namin hanggang 3 p.m. kaya naman pumunta muna ako dyan sa convenience store. So ito na yung aming room. Yan, pinag-check-in na kami kasi 3 o'clock na. And this is twin bedroom. Medyo may space yung kinuha ko kasi kita nyo naman yung kasama ko, medyo malaki. So kailangan ko lang medyo may space. Yung per night nito is 6,000 something. So hati naman kami dyan. 2 nights kami nag-stay dyan. Yung first 2 nights namin sa Tokyo, dyan kami nag-stay sa APA Asakusa-Kurumai. So ang paborito ko talaga sa APA, kahit na maliliit yung room, ay yung banyo. Ayan. At yung hot tub, yun ang paborito ko dyan, lalo na sa gabi bago matulog. Ang linis, kahit maliit lang siya, malinis naman siya. Pero yung isang room dyan, ng kapatid ko, dalawa sila ng magnanay. Ang binayad ko is around 4,000 lang per night. At kasya naman silang dalawa. Isang double bed yun. So after nga namin kumain, nag-nap, ayan, magsa 6 o'clock, lumabas na kami, papunta ng Shibuya Station. Ayan, pumunta kami dyan sa crossing. Ayan, paulit-ulit kami nagkikiyan na dyan. Crossing-crossing, ayan, na-exercise kami. Kasi ilang beses namin inulit-ulit dyan, siguro 4 times. At supposed to be after that, pupunta kami ng... pupunta kami dun sa Shibuya Sky, kaya lang fully book na siya. So kailangan talaga mag-book in advance pag pupunta doon sa Shibuya Sky kasi lagi siyang fully book. So after nga dyan, at nakailang balik kami dyan sa Shibuya Crossing na yan, napagod, para kaming na-exercise. So after niya, naglakad-lakad kami. Nag-search ako ng sushi belt conveyor na malapit lang dyan. At meron naman kaming nakita. At mga ilang minutes lamang siya lalakarin from Shibuya Crossing. Ayan. So pagdating namin dyan, medyo nag-wait pa kami ng 10 to 20 minutes kasi fully pa siya. So worth it naman yung paghintay namin kasi naman napakasarap ng food and napakamura lang. At ang na-order ko ata dyan, dalawang sashimi, salmon sashimi. Ayan, so pwede kang kumuha dyan yung mga umiikot na yan. Bibili lang nila yung plates kung ilan yung nakliho mo. At pwede ka rin namang mag-order dyan sa iPad na yan. So yung mga wala dyan sa conveyor, ayan, mag-order ka lang through sa iPad. Ayan, so pag pindutin mo lang siya, pag na-order mo na siya, maya-maya, after ilang minutes yan, pupunta na yun dyan sa harapan mo yung plates. So kukunin mo na lang siya. So yun, nag-enjoy talaga kami nung first night namin dyan, lalo na yung food. So yun ang aming
favorite part ng travel. Ayan, so, diba? Food, kailangan mag-enjoy ka talaga. Ang mura talaga niyan. So, siguro sa atin, kung dito ko in-order dyan, naabot ng 2,000 peso. Pero dyan, yung binayaran ko is around 2,400 yen. So, sa atin, mga around, ano lang yan, 1,000 peso. Siguro nakadalawang beer din ako. Yung beer nila, medyo, ano lang, siguro mga nasa 400 to 500 yen. Ayan. O, diba yan? 2,410 lang in order ko. Tapos yan, nagabol pa yung pamangkin ko ng dessert. Yan, pinag-share namin yung dessert niya. Ang sarap niyan, yung creme brulee. Ayan, no? Reaction ko, diba? So, pa-uwi yan. Dumaan kami sa Asakusa. Yan. Sky train.